Blessed day, brethren. This is your pastor once again for daily devotion. Muli po, samahan po ninyo ako na mag-aral ng salita po ng Panginoon. Let us look at Philippians chapter number 4 in verse number 4. Ito po ang sabi po sa atin ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice. Magalak. At gusto ko pong makita po natin ngayon sa talata po na ito, mga kapatid, na ang kagalakan po ay iniuutos. Katulad po sa nagdaan po nating napag-aralan tungkol po sa pag-ibig. Ang pag-ibig po, mga kapatid, ay iniuutos po sa atin. Ganun din po ang kagalakan. Sapagkat ang kagalakan po na tinutukoy po dito ng Biblia ay hindi po kagalakan na emotion, kung hindi kagalakan na atin pong napag-desisyonan. To rejoice is a decision na atin pong ginagawa. Desisyon na pwede po nating magawa sa atin pong buhay. Okay? Kung kaya po ang atin pong pag-aaral sa araw po na ito ay tungkol po sa kagalakan. The command to rejoice always. Okay? Katulad niya po ng atin pong nabanggit, ang kagalakan po na ito ay iniuutos po sa atin. Kung ito po ay isang desisyon na atin pong gagawin at kayang gawin, mga kapatid, ibig sabihin, ang kagalakan po na ito ay hindi po nakasalig sa atin pong mga kondisyon o kung ano man po yung atin pong natatanggap. May mga tao na natutuwa kapag sila po ay may natanggap. No? Ayun po yung nagdudulot ng kasiyahan po sa kanila. Yun po yung nagdudulot ng satisfaction sa kanila. Kaya sila ay nagagalak. Mga kapatid, ang iniuutos po sa atin na kagalakan ay hindi po dahil mayroong kondisyon na naabot, no? O naganap. Hindi dahil mayroon po tayong tinanggap. Eh, kaya po tayo nagagalak kasi pinili po nating magalak. Sa likodan po ng mga problema, sa likodan po ng mga kabigatan. By the way, ang sumulat po ng aklat po na ito, ito pong sulat na ito, sa mga taga Pilipos ay si Pablo po. No? At si Pablo po, nang sinusulat niya po itong aklat na ito, siya po ay nakakulong. No? Nakakulong po, mga kapatid. Kung kaya nga po, kung atin pong lilimiin at atin pong titignan, hindi po yung condition, it is not meeting a condition. It is not meeting something na atin na nagustuhan natin kaya tayo nagalak. So, ang tunay na kagalakan sa Panginoon ay yung kagalakan na hindi nakabase sa ating pong kondisyon. Pangalawa po, mga kapatid, hindi po ito nakabase sa atin pong kalagayan, not in our circumstances o sitwasyon na atin pong kinalalagyan, no? Hindi dahil meron po tayong maayos na smooth sailing na pamilya, hindi dahil maraming member sa church, hindi dahil nandun yung palagian nating fellowship sa isa't isa, no? Hindi dahil hindi natin nakikita yung mga anak natin kasi pumapasok sa school, o yung atin pong magulang kasi pumapasok sa work. Ngayon, work from home, no? Study from home, lagi nagkakasama doon sa bahay, no? It transcends. It goes beyond sa atin pong mga kalagayan, no? Pangatlo po, ang kagalakan po na inuutos po sa atin, it is more than, no? It transcends, it overrules yung atin pong mga kasama, no? Hindi dahil yung kapitbahay natin mabait, hindi dahil yung nanay natin
kaya sinusuportahan tayo sa ating endeavor, hindi dahil yung atin pong mga kapwa members sa church o miyembro sa choir ay nakikiisa, no, hindi po 'yun, no. Ang tunay na kagalakan sa Panginoon ay hindi po dulot ng kung sino ang kasama mo, no. Hindi dulot ng hindi dahil sa masaya yung kasama mo, no. Kahit na may mga problema, may mga pigati, may mga makukulit talaga na hindi natin maiiwasan sa buhay po natin na ito. May mga makukulit talaga po tayong kasama. May makukulit po tayong kamag-anak, kapatid, minsan magulang, no? Eh ganoon po talaga. Pero hindi po ito yung dapat na nag-aalis po ng ating pong kagalakan, no? So, hindi po yung ating pong condition, hindi po yung other circumstances, hindi po yung ating pong companions, no? At higit sa lahat, hindi po yung ating comfort. Ang sabi po, nandun po tayo sa Philippians 4, for kanina, punta po tayo sa verse number 12, ang sabi po dyan, everywhere and in all things I am instructed to what? Both to abound and to suffer need. Ang tunay na kagalakan po, mga kapatid sa Panginoon. Ang tunay na kagalakan sa Panginoon, hindi po ito dulot ng comfort. Hindi po dahil ang atin pong pamumuhay ay komportable, no? It goes beyond, no? At huwag magtataka ka pa rin. Sa mundong ito, mayroon lang tayong maliliit na comfort, pero hindi tayo dito komportable, no? Bakit po? Kasi hindi po tayo taga dito. Kaya huwag mo hanapin yung comfort dito. Kapag masyado kang komportable dito, baka hindi ka talaga taga-langit. So, ang ating pong kagalakan, it is not brought about the comfort ng mundong ito. Hindi dahil hindi nag-aaway yung ating mga kapatid, hindi nag-aaway yung ating mga magulang, hindi nag-aaway yung ating mga anak, no? Hindi dahil walang nagkakasakit sa ating pamilya, hindi dahil nakukuha natin yung gusto natin, mga kapatid. Hindi po yan ang basihan ng tunay na kagalakan, no? Iniuutos po sa ating magalak, at kaya po nating magalak sapagkat hindi po ito nakabase sa mga bagay na wala po tayo o pwede pong mawala sa atin. Eh, saan po ito nakabase? Paano po tayo magkakaroon ng tunay na kagalakan? Tune in tomorrow para po sa atin pong daily devotion at sasagutin po natin ang katanungan po na yan. God bless you all, brethren, at nawa po ay patuloy po tayong magalak. Magalak po tayo sa Panginoon, magalak po tayo sa buhay na ipinagkatiwala po sa akin ng Panginoon. God bless you all.